Hello guys! Welcome back again our channel. So it's me, Jerlis, ang OFW sa Dubai, ang inyong tagapaglingkod. So today guys, our the vlog is about for the OFW life. So yung mga kapwa kong mga OFW na magplano, bumalik, umuwi sa Pilipinas magbakasyon para makasama yung pamilya. And then after that, babalik ulit sa same sa employer. So yun guys, i-discuss natin kung ano yung requirements na bago ka umuwi sa Pilipinas and then makabalik ka sa pinagtatrabuhan mo na walang hassle guys. So una-una guys, so shout out sa lahat, lalo na guys sa mga team Kamusa, sa lahat sumasali sa team collaboration guys. So shout out. And then, so, shout out din sa mga kaibigan ko, guys. So, guys, i-ano ko lang sa inyo, guys, na please like and then share also my page. Ilalagay ko dito sa description link, guys, sa baba, sa comment section. So, ipapalaw nyo, guys, yung isusupport nyo ako, guys, sa FB feed. Kasi malapit na siyang mag-monetize. And then, kung mayroon kayong FB page, ipapalo back ko din kayo guys. Yun guys, so turungan lang tayo. Kasi nga, hindi naman tayo sikat para maraming views. So actually guys, so umpisahan na natin kung anong bang requirements na bago umuwi sa Pilipinas. Guys, so una-una, iti-check nyo yung passport nyo kung hindi pa expired. Kasi baka mabara kayo sa immigration. After that, so yung amo mo, ipabook mo ng ticket. Kailangan natin ng ticket. Of course, kailangan natin ng valid visa kung uuwi tayo ng Pilipinas. So kung mag-forgood ka na, so hindi na kailangan yung visa para bumalik dito sa pinagtatrabuhan mo guys. So kailangan natin yung passport, visa, and then kailangan din natin kailangan din natin yung vaccination card kung complete ka na ba, nakasali na ba yung booster mo. Yun, kailangan yan sa immigration dito sa Dubai. And then most yung health pass card. So, kailangan din yan. So, importanteng bagay yan na umuwi ka sa Pilipinas, yung ticket mo, and then passport, and then visa, and then vaccination card complete with the booster. Kasi maganda ang booster guys, kasi pagdating mo sa Pilipinas hindi ka na mag-quarantine. Yun guys, so continue tayo and then mag-fill up na kayo ng health pass dito. So kailangan talaga yung sa immigration. Nang umuwi ko kasi guys, naka-ready na lahat yung documents ko. So naka-download ako ng health pass, binalapan ko guys. So kailangan talaga yung barcode ng health pass. Yun ang kailangan ng immigration dito sa Dubai. Kapag mag-check-in kayo, kapag mag-boarding pass kayo, kukuha kayo ng boarding pass, kasalin na yung health pass, i-check nila yan. And then vaccination card, of course yung ticket mo, of course yung passport mo, kung sayo talaga yung passport, yun. Of course sayo talaga, kung valid talaga yung passport mo, kung may until ilang years pa na mag-expire. And then kung babalik ka naman guys sa dito sa abroad, yung pinagtatrabahoan mo. So, may bagong role ngayon, ang UAA, Polo Dubai. So, dati nang kumuha ako ng OEC, yung Overseas Employment Certificate. So, nag-online ako guys, kasi nga 12 years ako dito sa amo ko, so wala na akong babayaran. So ang OEC ko is exemption, so wala na akong babayaran guys, kaya doon ako nag-apply sa online. So tapos kinuha ko yung doon ako nag-fill up guys yun sa online, tapos may doon na fill upan pa, i-update mo yung profile mo, yung may picture ka doon, yun makita mo sa OWA mo. And then
doon sa decision, kailangan i-active mo lahat yung mga app, yung mga details about sa mga family background mo, and then sa mga parents, nanay, and then beneficiary. Once okay na yun, updated lahat, and then naka-verified na lahat, so mayroon doon na option, i-click mo lang yung OSC print. So kung exemption ka na OSC, pero kapag hindi ka na, kapag bago ka pa lang sa employer mo, so may bagong rule yata dito, nakasulat sa community ko guys, na hindi na kailangan i-verify yung contract. So pumunta na lang kayo sa registration sa online, doon kayo kumuha ng OEC para makabalik kayo sa kung saan kayong bansa nagtatrabaho guys. Kasi ngayon guys, very strict yung immigration. Nang umuwi ko guys, hinahanap talaga yung OEC at saka yung Emirates ID. So dala ko yung Emirates ID ko guys, yan, kasi hinahanap yan sa immigration. Kailangan yung Emirates ID mo, ganyan, kahit dito sa Dubai immigration, dahil kailangan yung Emirates ID. So kailangan, wag nyong kalimutan yung Emirates ID nyo guys. Yun guys, so nang i-print ko, nang umuwi ako guys, gusto kasi ayaw ko ng hassle. So lahat dito sa Dubai, inikaso ko na yung document ko, OSC, ticket, passport, visa, health pass, and then vaccination card. Yun naman ang importante guys, para makabalik ka sa lugar kung saan gusto mong magtrabaho. So ipakita ko sa inyo guys yung OSC na piniprint ko guys. Ito yun, yan. Yan. So, magpa-print kayo guys ng 3 pieces. Iyon. Ito yung yan. Ito yung OEC certificate ko. Kasi kinukuha ito ng immigration. So, yan. Kailangan hindi mali-mali yung mga pangalan nyo dito guys. Kasi once na hindi magpareho sa passport nyo at saka yung EC, mahirapan kayo guys pumapasok sa immigration. Kasi nga, very strict yung immigration. Kailangan kung anong nakasulat dito sa OEC nyo, same din sa passport. Yun guys. Yan. Yan. Yun guys. So, dahil lang, pakita ko sa inyo yung ano ko guys, yung vaccination card niya. Kasi, naka-booster ako dito, Pfizer. Once nga naka-booster ka guys, no need na mag-quarantine ka pagdating sa Pilipinas. Kapag hindi ka complete vaccine, wala kang booster, so mag-quarantine ka for 1 week. So it's better na bago ka umuwi ng Pilipinas. So kung wala ka pang booster, so kailangan magpa-booster lang. So libre naman dito sa Dubai guys kung magpa-vaccine ng booster. Kasi nga, pagdating mo doon sa Pilipinas, kapag wala kang booster, meron akong kasama ng umuwi guys, wala siyang dalawa lang yung ano niya, yung vaccine niya. Pagdating doon sa Pilipinas, pina-quarantine siya kasi hindi complete yung vaccination card niya. So ito yung guys, so ito yung vaccination card ko guys. So pinakita ko dito sa Immigration Dubai with my Emirates ID and then passport, ticket, yun guys. So hinahanap ito ng Immigration Dubai, yun guys. At saka yung health pass. Importante yung health pass, naka ipaprint nyo din or naka-download sa phone nyo, naka-screenshot. Kailangan yung barcode kasi nga i-check yan ng immigration kasama yung ticket nyo, passport, at saka vaccination card. Yun guys, at with ID, yun guys, yan. Kasi kababalik ko lang guys nung last August 28. So pagbalik ko dito guys, wala nang hassle sa immigration kasi nga complete ako lahat. Yun guys. So importante kasi na makabalik tayo na walang problema sa immigration. Yun. Yun lang guys yung ano, i-share ko sa inyo yung anong bang requirements na bago umuwi at saka bumalik dito sa Dubai. So ito yung ano ko guys, yung EEC. So nagputo coffee ako ng 5. So nang bumalik ako sa immigration, nung bumalik ako dito sa Dubai guys, so syempre bumalik, so sinabi ng immigration yung OEC mo, yung Emirates, yung ID mo, yung ticket,
passport at saka yung visa mo, valid ba? So, yun lang guys. Nang kapag complete ka na lahat at saka walang problema, so makabalik ka agad sa Dubai, hindi ka ma-offload yun guys. So, it's better guys na kapwa kong mga OFW, dapat kailangan kumplito kayo na umuwi at saka bumalik na walang hassle, walang problema. So, kung hindi kayo makakuha dito ng OEC sa Polo Dubai, guys, pwede naman sa Pilipinas, guys. Mayroon naman doon sa Pilipinas na kukuha kayo ng OEC. Kaya pumunta kayo ng OWA, ng opisina doon, guys. Pero ako, dito ko talaga, guys, ginawa. Kasi nga, yung bakasyon ko is 1 month only. So, ayoko ng hassle. So, yun, guys. So, yun guys, so ang masishare ko sa inyo mga kapwa kong mga OFW, so kailangan complete kayo, so iti-check nyo yung passport nyo kung hindi pa expired, and then yung ticket nyo, and then yung OEC nyo, and then health pass, and then vaccination card, and then importante yung visa is valid na bago kayo bumalik dito sa United Arab Emirates. So madali lang guys, so very easy kapag complete details, kapag complete documents kayo, yun guys, so makabalik kayo walang problema, yun guys. Kung mayroon kayong tanong guys, pwede kayong mag-comment sa baba, and then sasagutin ko kayo guys, and then mega love shout out. So shout out ko pala si founder Kamusa, si Madam Kamusa, and then yung playlist sa Kamusa, si Madam Tilabo Channel, and then yung mga chicker sa mga Kamusa collaboration, si Zyla, yun guys, ang pinakamasipag at saka mabait, yun guys. So shout out din sa mga admin, and then sa mga nag-join sa Kamusa collaboration, and then shout out lalo na guys sa mga member, shout out. So guys, don't forget, you can visit and then you can follow my page Dubai Girl, yun guys. Isusupport nyo ako guys din, isusupport ko kayo babalik guys. And then kapag may mga upload ako guys, panoorin din. Same din guys, yung magtulungan tayo guys. And then see you next my vlog. And then have a nice day. Bye-bye. It's me again, Charlie, isang OFW sa Dubai. Bye-bye guys. And then have a nice day.